Buenos dias, señoritas y señoritos. In our earlier vlog, we brought to you the interview conducted by Vera Files on Mr. Arturo Las Cañas, the alleged or the self-confessed chief executor, one of the chief executor or executioners or verdugo of the so-called Davao Death Squad, where Mr. Las Cañas, in his testimony also to the to investigators of the International Criminal Court, revealed to us or detailed to us how in an audio video how the son of former President Rodrigo Roa Duterte, now Congress, Davao First District Congressman Paulo Duterte, ordered the killing of several people, and about his alleged membership in the Chinese Triad. So, wala siya po siya personal na pinatay, but he ordered several people to be killed. And that was the interview relative to Paulo Duterte's involvement, indirect involvement sa EJ case. Ngayon naman po, we will play to you in relation to that. Ito naman 2017 interview ng Philippine Daily Inquirer. Dito sa original DDS talaga yung na-form ito at sila na ang mga miyembro. At ang tawag sa kanila noon ay Lambada Group. Hindi pa na-invento yung DDS, miyembro na siya. At ito ay si former militiaman Edgar Motabato na sinabi sila talaga yung original miyembro ng DDS, Davao Death Squad. So, sabi niya, nakita daw niya na si former President Duterte, and when he was still mayor, na siya daw mismo ang pumatay na 8 katao. 8 times daw niya, ha? 8 times daw niya nakita na binaril ni Mr. Duterte ang mga tao in-execute nila, at 7 nga dito nangyari sa Maa Quarry in Davao City, na ito rin na quarry ay owned by isa sa mga DDS operators ni Mr. Duterte. At dito nga sa interview, sa exclusive interview sa Inquirer, sabi niya mga ito daw nangyari between 1998 and 2000. At hindi daw niya maalala yung mga o nakikilala yung ibang mga biktima, pero ang naalala daw niya yung pagkabaril dito kay NBI agent Vicente Amisola, na binaril ito dahil hinarang nito yung sasakyan ng mga DDS habang hinahabol nila yung mga kidnappers. At kasama daw si Mr. Duterte dito, at kunong nagkaalitan nga dito sila dito kay Amisola, si Mr. Duterte mismo ang pumatay dito gamit yung 2 Uzi magazines. So yun, ito ang sinabi ni Motabato sa Philippine Daily Inquirer interview. So i-play na po natin so that you will take it from the horse's mouth o sa kanya mismo yung allegations niya or yung testimony niya having seen Mr. Duterte execute people 8 times. So ito na po. Kunento niyo din sa mga hearing, nakita niyo mismo, sabi niyo si Presidente na humawak ng baril at pumatay ng tao. Ilang beses po ninyo? Yung pumiro kong kita sa kanya, yung NBI agent, oo, so, yung si Amisola, yung meron kaming
kidnapping na rinirescue, inoperitan. So nag-shortcut kami dito sa Tulip Drive, Matina. Pagkatapos, mayroon nakabalagbag na pick-up doon sa daanan. Maliit man lang ang karsada. Pagkatapos, bumaba si Pabo ng motor. Pinagalitan niya yung tao na yan. Tapos, parang nagka-struggle sila. Pagtingin ni Pabo nga may baril, nakasibilyan, bumunot ng baril si Pabo. Pagkatapos, mabilis man yung MBI engine kay shooter, hindi man shooter yung official namin, tinamaan sa kamay dalawa at saka pa, hindi siya pinatay, paa lang at saka ang tama niya, dalawang kamay, dalawang paa. Bumano na si Pabo sa karsada. So nagsusunod yung mga kasamahan ko, mga pulis, rinatrap pero hindi na natamaan. Parang dapis-dapis lang, kay magaling man umikot doon sa ilalim ng pick-up. So, hindi na lalapitan, kay mabilis man bumaril yung shooter. Doon na sa naubusan ng bala ang kuhan. Nakalapit na kami. Nakalapit na. Parang sa sili. Tapos tumawag si yung official na tinamaan, pumunta na si Mayor. Buhay pa si Amisula. Siya ang nagtapos. Dalawang magasin sa usi ang ginan. Kaya nga, sobrang pagkamatay na overkill. So, pinatay siya dahil lang nakaharang siya, o tingin niyo may kinalaman niyo siya sa kaso nga lang? Wala, nag-uusap lang ng babae, ng yung agent. Kasi, naharangan niya ang sasakyan, na may operation kami, naharangan niya ang daan, yung pick-up, hindi niya pinark ng maayos yung sasakyan niya. Yan, hindi naman, siyempre, nagsusunod kami ng service na naging motor. O, ang motor okay lang. Yung nagsusunod ng mga sasakyan, hindi makakadaan. Anong ginawa din sa katawan? Basta, yan lang. Ang pagkatapos binaril, doon lang. Yun lang po ba yung insidente na nakita niyo si Mayor Duterte noon? Madami na. Kung meron... Yung ikaw mismo na nakita? Yung kung meron kami binadala sa MAA, minsan gabi man yung pumupunta, basta pinaka-importante ang binibaril, hindi namin alam ang pangalan, pumupunta yan. Siyang bumabaril yung kaupuan tao, siyang bumabaril sa ulo. So mga, ikaw mismo, ilang beses mo siya nakita na may pinatay? Sa akin siguro, sa MAA, para siguro mga pitong beses. Pitong beses siguro. Tapos meron pang isa yung kay Amisola. Oo, yun. Anong taon ito? Mga line na of 98 hanggang 2000. Teka, 98 to 2001, congressman siya nun eh. Oo. Sa mayor. Pumupunta man siya sa Davao. Pumupunta siya sa Davao. At saka, hindi daw siya masaya noon. Hindi siya, masaya. Hindi siya masaya. Doon siya sa Davao masaya. So, kahit na hindi siya mayor, tuloy ang... Sinusunod pa rin. Sinusunod pa rin. Pero ang mayor at the time, si... Di Guzman. Yung kahit na vice mayor. Hanggang nagkagalit sila. So, ano alam ni Di Guzman? So, alam si Di Guzman na si mayor ang pinaka-killer sa Davao. Kay minsan, yung vice mayor pa si Di Guzman, yung sasakyan ni Di Guzman, yung pick-up, yan ang ginagamit namin minsan. Tapos, hindi namin pinupunasan may dugo yung pick-up. Pero, balikan ko lang yan kasi parang bago yan eh. Na ikaw mismo, nakita mo si Mayor Duterte pumatay ng 8 beses. No? Ikaw mismo nakakita. So, minsan, yung kay Amisola, broad daylight yan, di ba? Pero umabi yan. Hapon yan, di ba? Hapon hanggang Amisola. Nine-quinto. Tapos yung pito sa MAA, ito yung sa quarry ni, ano? Binlaon. Pumunta siya ng gabi. Gabi. Hindi man araw yan. Hindi ikaw man mismo nakakita. May kilala ba kayo dun sa mga binaril? Yung pitong binaril sa MAA. Sa amin, hindi. Hindi naman kami. Anong maalala mo dun? Puro lalaki ba? May babae? Mga lalaki. Pumupunta yan. Yung driver niya noon, si Sunny Boy na Ventura, yung tinatawag namin nga Little Mayor.
yan ang dumidesisyon, dalawa lang sila sa Davao City na dumidesisyon ng peace and order, si Arturo Las Cañas at saka si Sunny Buenaventura. Si Arturo Las Cañas, police officer. Oo. Ito si Sunny Buenaventura. SPO 4, retired SPO 4. Oo, bago lang. May ideya ba kaya dun sa mga pinatay na? So at least nagkakatugma-tugma yung mga version na binanggit niya si Arturo Las Cañas, di ba? Na isa sa mga close-in talaga kaya former President Duterte or Mayor Duterte nung time na yun or congressman, siya pa rin ang involved sa mga ganyan klaseng gawain daw according to Mutabato. Sa pitong pinatay niya, kung ano ba ito, mga criminal ba ito, mga businessmen ba? Basta siguro, mga criminal siguro, kaya sila man lang sa amin. Pero ako, yung sa pito na samaa na nakita mo si Duterte, may parte ka ba sa pagdukot sa kanila? Hindi na, hindi na. Dinadala lang doon. Nandoon na kami. Pero mga grupo niya din yung... Mga pulis din, oo. Nasama na din kami. Kaya kami man ang, siyempre kami ang inutusan pag chap-chap. Ganyan, oo. Siya muna ang... Chap-chap! Anong baril ginagamit niya? 45 yung baril niya, nagamit niya. Sarili niyang baril o... Iwan ko lang kung... Di sa... Meron siguro siyang sarili niya, sir, kung sa bodyguard, hindi. Eh, hindi man yun nagtatakin ng baril. Yung tatakin ng baril, sir. Yung mga nabanggit niyo pong tao sa mga testimony niyo sa Senado, may mga tao din na nagde-deny na hindi daw totoo ang nangyari. Ito, isa dito si... Jocelyn Duterte, sabi niya wala daw siyang naging boyfriend na dance instructor. Taliwas dun sa sinabi niya na isa yun sa mga pinatay ng grupo niya. Ano pong sagot niya doon? Ito naman, utos ni Mayor Duterte nga patayin yung DI. Dinukot namin sa Cinto Street 2013. Dinukot namin mga bandang alas 12 sa gabi. Hindi ko alam na di ayan. Doon na ko nalaman sa yung band naming High Ace na di ay pala. At saka yung sabi ng pulis, yan ang kasintahan ni Jocelyn na ipapatay ni Mayor Duterte. So ako ang kumuha ng baril, tumutok na huwag kang kikilos, pulis ito, sama ka lang. Oh, sinama. Kaya dininay ni Jocelyn, hindi daw totoo yun. Siguro, baka nahihiya kung naano. Basta, yan lang ang kuwang ko. Tapos, dinala namin sa maa, pinatay namin. Magkagalit ba sila noon? Noon? O bakit pinapatay? Noon yun sila si Duterte at saka yung mga kapatid niya si Jocelyn. Parang hindi yan nakakasundo noon. Pero siguro, baka si Mayor Duterte, ang isip niya, parang pinipirahan yung kapatid niya, kay matanda naman. So, batang-bata yung DI, macho, parang 24, matangkad na tao. Oo. Basta ang batang-bata yung dancing instructor talaga. Yung mga nagrales din, sabi na rin... Okay, okay na guys. yan na yan. So far, sa inistorya niya, ang direct na nakita niya na si Duterte, Mr. Duterte mismo ang nakabaril ay 8 people kasama na yung nauna yung NBI agent na inubos niya yung dalawang cliff ng Uzi submachine gun doon. So pagkatapos ito rin in order rin niya ang killing ng isang DI. Yan sa version pa lang ni Edgar Mutabato na nag-testify rin sa Senado noon, and we presume baka kinuha rin ng ICC to testify kasi pwede naman yang gawin online ngayon admissible in court naman yan. So yan po ang isa pang aspect dito sa kaso ng mga Dutertes as they face as the ICC closes in or
approaches the end of its investigation para mailabas na nila yung kung meron basehan nga yung mga akusasyon. Kung makita nila may basehan, syempre maglalabas sila ng arrest warrant. And doon, ipapa-public record naman siguro yung mga facts of the case at makikita natin ito. Baka pati ito ka testimony ni Mutabato at saka ni Acierto at saka ni Las Cañas ay lalabas rin. That's why in the interest of truth and justice, binabalikan natin ito. Wala naman tayong personal na galit sa mga Duterte. In fact, nawawala nga tayo ng mga subscribers kung binabanata natin si President Bongbong Marcos relative to the smuggling issue, to the unfulfilled campaign promises, that yung mga Taliano gold promise sa mga botante, at saka yung smuggling, at saka yung chacha. Pero patasan tayo sa lahat. Like in this case, hindi tayo nag-iimbento. There was really an interview by the Inquirer in 2017, and we are just playing it for you to put the issue in perspective. So we will be giving you more updates on this issue and putting them into perspective. So thank you very much for watching. Don't forget to share this vlog doon sa sumusubaybay sa issue ng extrajudicial killings during the administration and before that administration of Mr. Duterte as Davao Mayor. And don't forget to tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.